For today's ganap mga kasari ay mag-o-open tayo ng ating parcel. So ito yung ating parcel. Ang parcel natin ngayon ay CCTV. Lalagyan natin ng CCTV ang ating tindahan. So ito muna yung ating parcel. So ito yung ating parcel. At i-open natin siya ngayon. At i-open na nga natin ang ating parcel from Shopee. Saan pa nga ba? Ito pa lang yung kauna-unahan kong CCTV at ngayon pa lang ako bumili at ngayon pa lang kami makakagamit nito. Noon ko pa talaga balak bumili ng CCTV. Kaso hindi ko alam kung saan ilalagay, kung makakakonek ba yun sa wifi dahil malayo kasi yung router dito sa tindahan. Pero eto, nag-decide na nga ako na bumili na talaga nito dahil kailangan ko na to sa aking tindahan. Meron kasing pangyayari na kung nakuhanan lang ng CCTV ay meron akong katunayan. Kaso nga wala pa nga tayong CCTV noon, ngayon pa lang tayo nakabili. Kaya ngayon pa lang natin marerecord ang mga nagaganap sa ating tindahan. So ito na yung nangyari nung isang araw bago ko bumili ng CCTV. Gabi na nung mga panahon na yon, at ang kasama kong naglilinda dito ay si Mara. Mayroong bumili sa amin ng sigarilyo worth 100 pesos. Nung mga panahon na yan, nasa kahalang ako at si Mara ang tigaabot ko sa customer. Siya rin tigabigay ng sukle at tigabigay ng kung ano man yung kanilang binili. Inabot ni Mara sa akin yung 500 pesos at sinuklean ko siya ng 400 pesos. Ang naalala ko talaga at talagang alalang-alala ko, ang ibinigay ko sa kanya sukle, isang 200 pesos na buo at saka dalawang tigwa 100. Syempre, inabot naman ni Mara yun sa kanya. Pero hindi ko naman talaga nakita na inabot nga ni Mara. Pero sabi ni Mara, inabot daw niya yun at pagkaabot daw nung customer ay ibinulsa niya sa likod ng kanyang short or pantalon man yung suot niya. Tapos, mga ilang minutos lang, siguro mga 5 minutes, ito't bumabalik na yung aming customer. Sabi niya, ang unang tanong niya sa akin ay 500 ba yung binayad ko kanina? Ako naman, naalala ko nga na may bumili sa akin kang ina-ors kay Mara na 500 pesos yung pera at sigarilyo. So sabi ko, 500 yung binayad mo. Pagkatapos ang sabi niya ay hindi ko nakuha yung aking sukle. Pagkaabot ko ng sigarilyo ay tumalikod na agad ako. Hindi ko kasi alam na 500 yung pera ko. Akala ko buong 100 lang yun, kaya umalis na ako. So sabi niya, hindi niya nakuha yung sukle. Ako naman, syempre, pinagpipilitan ko na ibinigay ko yung sukle. Pinabot ko ako sa bata. Dahil, totoo namang, pinabot ko sa bata. Si Mara, hindi naman gagawin ni Mara na kukupitin niya yun at hindi niya iaabot. Iaabot niya talaga yon. Kaya sigurado rin ako na inabot ni Mara yon sa kanya. Dahil talagang ibinigay ko yon. So matagal ako nakikipag-discussion sa kanya. Ang sabi ko pa nga sa kanya ay dahil nakita ko naman din siya, sabi ko, nung bumili ka kanina ay lasing ka, baka naman nahulog mo lang. Sabi niya, nung bumili siya ay hindi pa raw siya gaanong lasing. After lang ng 5 minutes, nalasing na siya kagad kasi nung nagdi-discussion kami na yon ay lasing siya. Tsaka yung kanina ng pagkakabili niya na yon ay lasing na rin talaga siya noon. Iba na yung boss niya, talagang lasing na siya. Matagal kaming nagpipilitan pero hindi ko talaga sa kanya ibinigay yung 400. Biruin mo, 400 pesos din yun. Malaking halaga din yun. Pero talaga namang nawala yun sa akin dahil talagang ibinigay ko or talagang pinaabot ko yung 400. Kaya hindi talaga ako pumayag na ibigay ko sa kanya yung 400 dahil nga talagang ibinigay ko. So yun, nang hindi ako pumayag ay umalis na rin siya. Wala rin siyang magawa. Yan yung isa sa dahilan kaya napilitan na rin ako na bumili ng CCTV kahit medyo pricey. At saka merong mga pagkakataon na hindi lang naman talaga puro yung customer ang nagkakamali. Minsan nagkakamali din ako. Minsan merong bumibili sa akin na ang halaga ng pera niyang binayad sa akin ay 100 pesos or 50. Nangyari na sa akin to, 50 pesos yung binayad niya. So nakipagpilitan ako ng 20 lang dahil 20 lang talaga yung tingin ko. Pero nung nakita ko sa lagayan is talaga palang 50 yung ibinayad niya. Kaya itong CCTV na binili ko ay hindi lang pabor para sa akin, kundi pabor din sa aking mga customer. Dahil nga, hindi lang naman nga laging puro sila ang nagkakamali. Minsan nagkakamali din ako. Kaya ito, para masatisfied ako na talagang mali ako, meron ako marireview na camera na makikita ko kung magkano talaga yung inabot nila or kung magkano rin yung inabot ko sa kanila.
okay, dito na tayo ngayon sa camera or sa CCTV nating binili. I-review ko na sa inyo dahil yan ay nagagamit ko na ng halos 3 araw na. Nung hapon na yan, pag open ko na yan, ay nung pag-unbox ko na yan, ay ginamit ko na yan or ipinair ko na yung aking cellphone dyan. So talagang nahirapan ako mag-fair ng cellphone sa mismong camera dahil ayaw niyang mag-connect. Siguro dahil na rin mahina ang aming connection ng aming internet. Pero nung kinabukasan, itinry ko ulit na i-connect. Pero ayun, nag-connect na siya kagad. Mabilis ko na siyang na-connect nung kinabukasan. So syempre, nung na-connect ko na, ipinakabit ko na. Nung pagkakabit niyan ay ang masasabi ko naman ay okay, maganda naman. Kaso nga mahina nga ang connection. Kasi yung aming router ay nasa kwarto. Medyo malapit lang naman pero kasi converge yung aming internet na converge na medyo hindi masyadong malawak ang nasasakupan ng internet niya. So diyan ko lang nilagay at yung kanyang wire ayan ay medyo mahaba rin naman. Kaya binabala ko na bumili na isa pang router na dito sa tindahan nakalagay para mas malapit siya sa camera. So okay naman sa akin itong gamitin at malinaw naman at saka mabilis naman din siya lalo na kung mabilis ang inyong internet connection. Pagdating naman sa presyo, ito ay nabili ko ng 2,300 plus kasama na yung kanyang memory card na 128GB. Okay na sa akin yung 128GB, makaka-record na siguro yon ng 10 to 15 days. Pagka kasi tinaasan ko pa, syempre, mas malaki din yung adjust ng presyo. So ayan, malaking tulong din para sa isang tindahan na meron tayo or magkaroon tayo ng isang CCTV camera na nakatapat sa ating mga customer. Hindi lang to para sa makita mo yung, unang-una na nga, para sa pagnanakaw, kung may numakaw, makikita mo yung mga pangyayari. Then, isa, kung para na rin ito sa may, yun nga, yung magkakamali ka or magpipilitan kayo ng customer mo na ganun yung binayad niya, hindi niya nakuha, yung mga ganung mga issue ba, ay pwede nating mapanood or ma-review sa CCTV kung ano talaga yung nangyari. Hindi ka naman kasi manghihinayang sa presyo kahit na medyo pricey siya, lalo na kung talaga namang makakatulong sa'yo. Mas manghihinayang pa ako kung katulad nung customer ko na nagpupumilit na hindi niya nakuha yung 400, tapos talagang makulit siya, makikipagkagalit pa ako. Kumbaga hindi rin siya papayag na hindi niya makuha yung sukli niyang 400. So ayun lang, nireview ko lang sa inyo yung aking bagong invest na CCTV na malaking tulong dito sa aking tindahan. Yan nga pala ay TP-Link or Tapo C500.